para sa mga nag-aantay, so part 8 na. Part 8 na tayo ng restoration nitong XRM natin, mga idol. So yun. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga gagawin natin ngayon dito sa XRM natin, mga idol. So yun. Okay. So okay, mga idol. So meron akong bagong dalawang handle grip. Yan. So tinayaran ko na sa kulay. So kulay blue din yung binili ko. China lang to, mga idol. Pero maganda yung quality niya. Fast bike nakalagay. Fast bikes. Tapos kakabit din natin yung ito na rin. Yung bagong switch, handle switch. Isang set yung binili ko niya, mga idol. Yan. Sa push starter at saka yung sa switch sa left. Yan. So tinanggal ko na kasi yung nakakabit dito, mga idol. Yung nakakabit dito, alam niyo naman yung nakaraan. Kung yung mga napanood niyo yung mga last video, yung previous video, mga idol, previous part ng XRM natin. Yan, so ito yung nakakabit. Yung quick throttle. So pinalas ko na. Okay. So yan, sa kabila. So kakabit na lang natin, mga idol. Tapos, yun. Pinabit ko na rin dito, mga idol, yung ito muna, pansamantala kasi pipinturahan pa natin. So pinag-iisipan kung ito ng stock or yung shifter, mga idol, half shifter o set, isang set na yun. Pero maganda kasi pag stock, mga idol, eh. So ilo-lowered ko na lang to, papalitan ko tong shock, mga idol. Yan, pang wave yun, eh. Yung stock shock na kasi sira na, kinalawang na ito. Yan, nakatambak na lang, mga idol. Tambak na lang. Tapos ano ba, mga idol? Update lang. Basta update lang to, mga idol. Yan. So, sa part 9. So, doon. Tuloy-tuloy na tayo. Kasi, kakalisin ko yung ano nito. Spokes. Yan. Yung rayos. Kasi, papalitan natin ng titanium, mga idol. Yan. Para maganda, terno. Pati doon sa harap. Yun. Ano pa ba, mga idol? Yan. Papalitan ko na rin to ng bagong ano, mga idol. Ng bagong headlight. Yan. Ito yung ikakabit ko dito sa isang motor, mga idol. Yung assemble natin na parts bike. So yan. So dito ko ikinabit yung lumang handle switch ng XRM. Gumagana pa ito, mga idol, yun. Kaya ikakabit ko na lang dito. Yan. Ang problema sa handle switch na bago, mga idol, iba. Eh, hindi ko alam. Baka pang ano to, eh. Pang comment nyo na lang sa mga idol. Daming connector, eh. Kakabit ko nung nakaraan, chinek ko, so ite-testing ko. Ang layo ng connection niya dito, mga idol. Ilan-ilan lang to. So ngayon, ang gagawin ko, mga idol, so puputulin ko to. Puputulin ko tong mga connector na to, tapos itatap ko dito sa bagong connector. So magbabawas ako ng wire dito. Siguro ito pang FI or pang 125 ba? Mga pang bagong labas na XRM. Yun. So, hanapin natin yung mga connection nito dito. Yan. Pupulutin ko yung mga connector nito, tapos ililipat ko dito, mga idol. Tapos ito, so hanapan ko ng connection dito para magkaroon siya ng switch. So, okay pa, oh. Malutong pa yung mga switch, mga idol. Pati yung signal ito. Ayos pa. Yan. So, busina. So, kakabitan ko ng busina to. Tsaka signal light, headlight, yun, mga idol. Yan, so ito yung kinabit natin yung nakaraan. Kung napanood nyo yung previous video, basic wiring, mga idol. Yan. So ito yung stock hub. Yan, stock hub ng XRM natin. So yan yung ililipat ko dun sa isa, dito. Yan. Mga idol, yan. Kakalasin ko yan. Tapos yung rayos nito. Yung rayos nito, ililipat ko dito. Kasi okay pa to, eh. Mukhang stainless nga ito, mga idol. Nakalasin ko yan. Nagtanong ako, eh. 600 ata. Parang isang ano lang yun. Isang gulong. 36 pieces yata yun. So kung isang pares na gulong, harap likod, papatak ng 1-2. So yun. Wala, kulang sa budget. Mag-donate na lang kayo, mga idol. De joke lang. Okay, mga idol. So yun. Kakabit muna natin ito, mga idol. Yan. Yung ating grip, handle grip, tsaka yung switch, mga idol. Pero hindi pa muna ako mag-wiring ngayon, mga idol. Okay, so umpisa na natin ikabit to. Okay, mga idol, so lagyan lang natin ng konting langis to para hindi mahirap ipasok. Kunti lang naman.
Okay mga idol, sukubit na natin. Ilangis na konti. Salpak na natin. Ayos. Iskabit na rin natin yung handle switch sa kaliwa. So ganyan ko na lang siya ikakabit. Butasan ko muna dito sa ilalim kasi ito yung butas, yung pinaka-stopper niya mga idol. Ayun o. So, kailangan may butas tong handle para ano, hindi siya mag-umuga mga idol. So, nabutasan ko na. Tinanggal ko muna to. So, yung handle grip. Ayos. Okay, next na natin itong throttle tube, throttle handle, throttle cable. Ayan, okay. Ayos! Okay yan mga idol. So nakakabit na yung ating handle switch tsaka yung handle grip. So yan. So ito yung ating panel. So yan yung panel board. Yan. So ikakabit natin yan, yung wiring yan. So next video na lang mga idol. Tapos itong upuan, so yan yung upuan niya mga idol. So yan yung stock na upuan niyan. So ang ginawa ko, tinabasan ko dito, so gagawin ko siyang flat sheet. Tapos nilagyan ko ng konting foam dito kasi medyo malalim to eh. Tapos mataas to nung nakaraan. So pinlat ko yan, tapos pinatongan ko. So tinagpitagpian ko na lang. Tapos niragbi ko yon. So ito kukubera na lang mga idol. Okay. So next video na lang din yan mga idol. So yan. So itong video na to mga idol, update lang sa part 8 ng restoration natin. So mas maganda yung magiging video natin sa part 9 mga idol. So abangan yan. Okay mga idol. So yun. So that's it for the video. So next video na lang yung shoutout. Comment na lang kayo kung gusto nyo mag-shoutout. So yun. Thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding. Peace.